And guys, hello, good afternoon. So today is May 8, 2024, 1 p.m. Okay, so we have a repair today. This is a Gigabyte Tripan Gigabyte RX 5700 XT. So ito siya. Yeah, problem nito guys, liquid damage, no display. So natanggal na natin siya. So na-unplug na natin, bali no display. Asan yung box nito? Ito siya. Okay? So, ayan. So, no display. Boot okay. No display, but kasalungat ng boot okay. Parang nagbo-boot naman yung PC. PC may power. Pero walang display. No display siya. So, ayan. Guys, here is Eric Jason. So, RX 5700 XT 8GB. Ayan. So, yun yung ating i-repair. Na video card. Okay? Oh, check muna natin ang kanyang ano? Ah, bebe. 13.05. Oh. So, testerin natin. Nasaan na ba yung aking ano? Hindi. Na-record lang to. Pang YouTube. Ayan. So, of course. So, pag shorted, may buzzer. So, ating coil. So, 12 volts coil. So, 12 volts again. So, not shorted naman. So, 3.3. Okay. So, 5 volts, I think. So, 5 volts, okay siya. So, memory ating, ano, 0.8 volts is 0.0043. So, not shorted yun, guys. So, ating memory, siguro, memory to. So, VDDCI memory. Hindi ko alam kung tawag dito. So, okay naman siya, not shorted. Okay. Yan. So, not shorted. Okay, good. Data lines. Yan. So, ang problem nito guys, panati spinning. So, medyo ano siya, kung mapapansin natin siya. Yan. Liquid damage ito, nahihiya ng daga. Ayan. Mapansin nyo, may kinot-cut na ako dito kanina guys. Ito. Ito. So, dito yung liquid damage niya. Mapansin ninyo. So, pakita ko sa inyo. May tama siya ng liquid damage. So, pa-inspection natin. Pakita ko sa inyo. Kung mapansin nyo. Ano siya oh. Yan. Oh, basang-basa yung ano. Yan. Oh, so, liquid damage. Yan, so, yung mga MOSFET. So, wala namang siyang shorted. So, present naman yung ano natin. Ayan. So, base sa inspection natin. Ayan. So, mapapansin nyo. Ayan, oh, ano siya. So, basa. Special ito. Ayan. Parang mga may langis-langis eh. Ayan. So, liquid damage yan, guys. So, hindi natin siya matitesting agad-agad kung may liquid damage. Ayan. Kasi, maaari ko na iyan ang daga. Oh, kasi, ano ito eh. May thermal pad siya guys. Eto. Thermal pad niya. So, nagtutunas na din eh. Yan. Tapos yun dito pa sa ano. Yan. So, tutunas na siya. Mapansin nyo. Tapos dito, liquid damage guys. So, lampasan ito eh. Sa likod niya, yun yung tinamaan. Mapansin nyo. So, ito. Meron siya dito ang liquid damage sa lampasan eh. Ah, tinamaan. Sana magumana pa to. So, hindi ko alam kung gagana pa. Ayan. Tapos sa kabila, pag binaliktad natin yung board. So, ito yung kinaskas ko kanina. Dinirel ko lang. Wala yung laman na piyasa, guys. Ah, liquid damage lang nakita ko dyan. Ayan. So, kailangan natin ng donor para dito. Okay. This is a Gigabyte. Ayan. Bali, kinaskas ko siya kanina. Tapos ito. Ayan. Mapansin nyo. I think ang nagra-run dito, this is a data line. So, pero yung natin spinning siya kanina, tapos mapansin nyo. Yan. Tapos may parang tinamaan dito yata. Ito pa isa na to. So, hindi ko alam kung... So, I think related siya sa 3.3 itong voltage na to. So, hindi natin sigurado. So, para malaman natin, so not connected na siya sa tingin ko. Kung mapapansin nyo, wala na siyang ano. So, testing natin siya sa voltage. Wala naman ako nakikita ang shorted. So, voltage testing tayo. Ah,
Para makita natin kung ano yung missing doon sa bandang yan, sa baba. Tinesting natin yan. So, hindi na natin siya gamitan ng display kasi wala naman display. Ayan. So, yung voltage natin. Okay. So, okay. So, no display naman to. Power on. Umiinit pala ang chip guys, pero no display. So, pakita ko sa inyo bakit siya no display. So, on natin yung ano. Umiinit pala yung chip niya guys, pero hindi nag-i-spin ang panito kanina. Nung tinesting ko kasi according sa ano, no display. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan. So, lagyan natin ang ano. Kasi umiinit pala yung chip niya. So, dead kasi siya, hindi nag-i-spin yung pan. Yan. So, yan. So, tingnan natin. Kung magdi-display. I think 2 display yan. Power on. Mapansin nyo. So, we have a 2 monitor here. Ayan. So, mapansin nyo yan. Dalawang monitor. Yung isa. Sa baba. Mapansin nyo to. Ayan. No display. So, power on natin siya. Ayan. So, makikita natin ko. Ayan. Basin nyo. Ayan. No. Dito nag-display sa maliit. So, not detected po siya. So, yun na ang problem. Nag-re-repair ka pa nito. 2GB? Hindi na. Yung malabababang pa, ano, hindi na. So, tingnan natin kung ano yung... So, umiinit naman pala yung chip niya. Ibig sabihin, buhay yung mga power stage nito pag ganito. Pag ganito, guys. Sa tingin ko, ito yung problem niya. Sa, ano, PEX reset, saka data lines yung kanyang missing. So, yun yung ating re-repair ngayon. So, yun kasi ay may resistor yun at saka ang mga ganito kasing module na 5700XT. So, gumagamit siya ng ano, crystal capacitor. At hindi ko alam ko exactly kung crystal capacitor. Yung white siya guys na parang crystal. So, alam ko crystal capacitor yun eh. Yan. So, crystal capacitor kasi guys yung muna dito. Yan o, mapapansin nyo dito sa unahan. Meron siyang parang white. So, alam ko crystal capacitor na pag sinurge sa internet. Tapos, may resistor pa siya. So, ang alam ko dito, meron din yung resistor. Sa duluhan na to. Yan. Tapos, ito, missing to. So, ang kailangan natin, donor board. Kasi, hindi natin to mariresolva ng walang donor. Gawa ng alam ko iba yung mga resistor na nandito. Yan, base sa aking ano. Experience sa pagre-repair, iba yung nakalagay dyan. Okay, so on natin yung ating panghinang. So, on natin itong mga exhaust. So, lagyan natin siya ng soldering lead para makita natin na maayos at dedicate ang ating ilalapat. Sana yung mga line hindi putol. Kasi pag putol na rin guys yung linya. Dahil liquid damage ito. Hindi yan gagana. Yan. Yan. Naano na nga yung ano, PCB. Babalatan na. Naano na kasi siya ng ano. Ito na damage dito, maliit na IC na to. So, sana okay pa yon. Ang tapos ito, damage. Tingnan natin kung matatanggal. Ang alam ko, 3.3 itong isa na to. Kasi may na-repair na ako na ganito. Missing yung ganito. 3.3 to guys. Itong voltage na. Galing. Kung hindi ako nagkakamali, baka PEX reset kasi may butas to dito. Eh. Yan. So, dito sa upper side na to, I think, ano siya. So, walang problema dahil may donor board tayo dito sa repair na to.
So marami tayong donor board dahil ang modelo na to ay sirain at medyo ano, mahirap. Yan. So meron tayong donor. Hindi ko lang alam kung nakuhunan ko na ito ng piyesa. Ayan. Ayan. So mapapansin nyo nga based sa nakikita nyo. So may mga relic ano siya, capacitor na ano. May ang muna nakalagay sa kanya ay crystal capacitor. So ito siya. So ingatan lang natin, wag ka magkamali. So medyo mahirap tong ganito ba magkamali. Ang nagkamali, so yari ang chip. Okay. So babaan lang natin. Ilan ba nawawala dito? So 1, 2, 6 sa baba. So, simula dito hanggang dito. Ah, ito pala. So, dito natin sa umpisahan. So, huwag ito magkakamali sa crystal. Kasi yun na ay crystal. So, ingat-ingatan lang natin ang pagtanggal. Ito, nawawala din to. So, itong dalawa ay crystal. So, ingatan natin dito. Ayan. Tapos, i-migrate natin sa kabila. Okay? So, alam ko magkaiba ng value yun kasi huwag magkakamali dun sa ano na yan. So, mahirap magkamali. Dito sa resistor positioning niya. So, so na experience ko na ito guys ay hindi nagdi-display. Ayan. So migrate natin from here. Ayan, tapos so ang sunod ay resistor. So, resistor yung sunod dito. Tapos, kailangan hindi tayo magkamali. So, sunod ay crystal capacitor. No, dito ay kapasitor na. So, very small itong parts na to. So, wala lang small niya. So, ang next natin ay ito. Kita ay, sorry, hindi nakita. Natabig pala. Crystal capacitor yan guys, dalawa. Tapos isa pa. So, pag ganito kasi, pag ganyan, hindi yan magdi-display.
Tapos resistor. The last one is resistor. Okay, may this. Ay, hindi masyado kita. Sorry. So, laki kasi ng ano nako, yung scope. Yung ating camera, malaki yung sa cloud dito, malaki yung kita. Nakaano kasi tayo, naka-pro, naka-pro tayo na ano eh. Na microscope, ito gamit natin. So, RF4 Pro. Yung pinakamahal na ano, RF4, yung gamit ko. So, sinubukan ko lang kung maganda. So, okay naman. Malayo yung abot ng scope niya. Kumpara dun sa ibang ano. Ayan. So, sana okay na siya. Yeah. So, liquid damage yung issue nito, guys. Repair natin. So, winascess ko na siya kanina kasi nakita ko. Ay, ito pala. Pakita ko na lang yung picture. Meron pala tayo mga picture nito. Dalawa, ayan. Yung repair ko, guys, ay ano to eh. Alam ko eh. Ayan. So, paano ano natin pag ganito? Ay, okay. Pag ganon. So, screen na lang natin. Ipakita ko sa inyo screen. Ayan. So, mapansin nyo. Saan na ba? Ito. Ayan. So, move natin. So, yan yung sa microscope kanina. Inspection. Ayan. So, mapansin nyo. Liquid damage sa butas. Lumampas. Ayan, yung mga tama niya, liquid damage. Tapos meron ng hinang, napansin niyo yung dalawa na ano, nasa gitna. So may repair, parang ni-repair history na din siya, guys. Ayan, oh. So hindi ko alam kung anong ginawa dyan. So ayan yung nakita ko, ayan. So may mga something liquid damage. So possible na ihiyan niya ng daga. Ayan. So ito, ito yung mga, yung kaninang issue ito. So missing na yung parts na natanggal na. So ang natanggal sa kanya, ibilangin natin mula sa taas. Tapat ng K4 to 11, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam. 9 pieces. Tapos, may corroded pa dito. So, yan. So, ang pinalitan po natin dito based sa microscope ay 1, 2. Bali, apat na, no? 4 pieces is MD capacitor. 2 pieces. 2 pieces is MD resistor. And 3 pieces is MD. Ang tawag dito? Yung ano? Crystal capacitor. So, 3 pieces crystal capacitor. So, yan yung ating mga pinalitan. So, tingnan natin, guys, kung may display na siya. So, yan yung mga in-scope natin. Ayan, oh, nung after clean, ano ko, ito na yung result ng mga missing. Nilinis ko yan kanina. Okay. So, back na tayo sa, ano, sa... titesting na natin siya. So, linisin ko pala muna. So, linisin muna natin yung plaques na, ano. Para maganda, para clear. So, yan. Hindi natin yan iiwanan ng plaques. Kasi pag in-ultrasonic cleaner, guys, tapos hindi mo nilinis yung plaques, nandun pa rin yan. Hindi siya basta-basta natatanggal. Para siya kasi nga, may mga dust. So, maganda yung ginanto siya. Ang pangtanggal lang, guys, ng ano kasi, plaques. Kailangan mo siyang painitan ng ano, preheater. Saka mo siya i-blower. Para siyang gagawin mo siyang liquid. Yung plaques. Ganun ginagawa ko guys sa mga nagtatanggal. Kaya may mga repair history. Kaya naman katakot-takot na pagtatanggal ng plaques yung ginagawa ko. Kasi hindi siya natatanggal guys sa ultrasonic cleaner. Nasubukan ko na siya eh. Na ultrasonic cleaner ko na. Tapos nung tinitispeksyon ko, hindi natanggal yung plaques. So ang ginawa ko pa rin guys is yun. Inano ko. Ang ginawa pa rin natin is sinalang ko pa rin sa preheater. Tapos mano-mano. With, ano, using, ang tawag dito, yung ating may air, compressor. So, using compressor. Compressor. So, in-sprayan ko siya using compressor. Tapos, habang pinaiinit, ayun, pinalalabas yung plaques. So, ganun kahirap, guys, mag, ano, pag mga, ayan. Kaya yung, ano, guys, based sa, ano, dati kasi nagre-reflow din ako ng GPU chip. Simula, ano, hindi ko na rin, nung mga huli, hindi ko na ginagawa. Basta kung sira talaga at nakita kong sira, hindi ko na tinatry reflow. Bumabalik din kasi siya guys pag nireflow. Yan. Talagang may mga parts siya na sinubukan ko na rin kasi mag-revolve. Bumabalik din siya eh. Mayroong mga
Ibig sabihin, may mga parts na kasi nag-change value na ganyan. So, hindi naman natin kasi ganun ka... Hindi na malalaman kung alin yung mga change value. Sa dami ng piyasa. Kung saan siya dumaan, crystal, ganyan. So, ito. Nalinis na natin tong part na to. So, ang next na natin, guys, ay titestingin na natin siya. Yan. So, sana mag-display. Yan. So, bagamat may ano dito, and I'm not sure kung kaya niya. Kanina naman kasi hindi naman nasunog. May sira na kasi kanina eh. So, I think hindi rin naman yung susunog ulit. So, try natin kung magdi-display na. So, pati-displayin lang natin, guys. Yan. Tapos, babad na ulit sa ultrasonic cleaner. So, buti itong kahalagahan eh. Itong kasertihan natin, guys. Pag mayroon tayong donor. Yan, may mga donor kasi ako, guys. Marami. Itong kagandahan pag video card repair lang yung repair lang. Focus lang sa video card. So, marami tayong donor. Ayan o. Mga kinuna ko. Ito, nakuunan ko na ng piyesa. May bawas na siya eh. Nakuunan ko na yung wala na dito. Yan, kasi may nirepair. Ito yung sinasabi ko. Yung nirepair ko before. Na amazing. Well, dito ko kinuha yung parts yun. Tapos ito yung kinuunan natin ngayon. Mapapansin nyo. Ayan. Ayan. So, yung kagandahan pag may donor board ka. So, magkaiba yan, guys. So, ito ay 57 pala itong isa. Sakto. Same dito. Itong isa siguro 5600. Ito may ganito. Yeah, so, yan, guys. Yan ang kagandahan pag marami kang donor board. So, ma-help talaga at masusupport yung mga video card repair mo. Yan. So, dami marami tayo dito. Ano eh. Donor board. Dito. Sari-sari. Ayan guys, so testingin na natin para makita na natin ang output kung goods na ba siya o hindi. Ay, yun lang yung issue nito guys, urine rat. So, urine rat. Okay. So, upload ko na rin agad to today. Ngayong May 8, upload natin tong video. Actually, wala naman edit ito, naka-diretso siya. So, running tayo ng 22 minutes. Pag may display na tayo guys, okay na. Okay, so ayan. Pakita, lakihan ko ngayon ano. Sana yung ating DC bench. Yan. So, yan. Mapansin ninyo. Yan. So, ito yung motherboard. Pag nag-display kanina, dito tayo nag-display sa motherboard. Pero, umiinit ang GPU to complete at this point. So, ano siya? Dito siya nag-display. Meaning, motherboard kasi nakalagay. Ngayon, ito yung ating video card. So, try na natin. Sana hindi musok. Okay. Let's power on. Yan. So, dapat dun mag-display sa malaki. Ah, tingnan natin. Okay, umiinit na siya. Ayun. So, nag-display siya, guys. Wow! Success! Power up. Ayan, guys. So, ganun lang kasimple. So, buti, ano, hindi siya nilinis din ng may-ari. Ayan, tapos pinadala sa atin. Tapos, need pa rin ito, guys, palitan ng thermal pad. Kasi yung thermal pad niya, expired na. So, ayan. Tapos, na pansin ko dito, parang urine rot siya. Ayan. Diyan kasi, dami dito. Ito, sa dulo na to, tapos dito. Ayan, tapos dito sa part na to, naihihan dito. Tapos dito sa taas, meron pa. So, sa ultrasonic cleaner natin yan. Kasi dito basang-basa nga eh. So, kailangan natin siyang ilinis, fully clean, ng maayos. Para mas maganda. Pwede guys ito dual bias, so meron ka dito. Kaya lang may kulang lang na piyasa. Kasi may switch dito, pwede ka maglagay ng switch. Pero may missing pa eh. Para sa dual bias. So okay na siya guys. So it's working. So ready na for babad, for cleaning. 6 stages of cleaning. Okay guys, so ito lang yung ating video as of today na repair. So yan, so marami tayong repair today. Hindi na mawalan. So ang bila natin nasa 80 person pa rin. Ayan guys, so papaalam na po ang inyong lingkod. Ayan, so salamat sa pag-visit sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Tapos, paki-like na rin po. Then, mag-comment din po kayo. Then, so, mga Pilipino, paki-share po ng ating video about video car repair para lalo pa makilala ng mga Pilipino dito sa buong Pilipinas. So, ang customer natin ay buong Pilipinas. Yan, kaya lagi tayong tambak sa repair. Okay? So, watch nyo yung aking ibang video. Marami tayong video dyan na about repair ng video card. Yan. So, kapag ako may panahon na at may budget na, so magkakaroon tayo ng training para sa video card repair. So, may mga, yung mga dating nag-o-offer sa akin ng 60,000 pesos for training for video card repair, 7 days, 15 days. So, ngayon nyo yan i-offer ulit.
Hindi kasi ako dati nagte-training gawa ng BC super. So ngayon mayroon na ako isang technician kahit pa paano malilis na natin yung oras, magkakaroon tayo ng time for training. Ayan. So kasi marami nag-ano guys, nag-o-offer sa akin ng halaga ng salapi na for training ng video card repair, ta mga taga Ginsan, ayan, Mindanao. Ayan, mayroong ano sa Visayas, ayan. Baguio, ayan. Eh, ang video card repair kasi dito sa Pilipinas ay bago pa lang. Ayan. Wala pa kasi yung video card repair dito sa Pilipinas. Yung tayo pa lang alis yung ahead-ahead. So, may mga channel din dyan na video card repair sa... May nagre-repair din ng video card na channel dyan. Bago lang nakita ko. So, yun, nag-PPM yung sa akin eh. Gusto magpa-training daw. Ayan. So, ayan. So, antayan nyo yung ating ipopost sa Facebook page na video card repair. So, search nyo lang yung video card repair. Nag-iisa lang yan, guys. Pag sinerge nyo yan. Yung kasabayan natin na video card repair kasi, ano na yun? Na may ano na yun, may demanda na yun eh. May video card repair din kasi na isang name sa Facebook. Yun, harap yun sa matitinding reklamo ng mga customer. Nasilaw siguro kaya ganun. So, ayan. So, tapos sa yung sa atin, kita nyo sa logo natin na ito. Video Workshop Fix, video card repair, ito logo natin sa GPU repair. Ayan. So, visit nyo lang yan sa Facebook page. Search nyo lang. So, Jonathan Octesa, yung owner. Yan, na makikita nyo pag na-search nyo yung Facebook. Pero mag-PM po kayo sa page. So, marami naman po nagre-reply doon. Okay? So, ayan lang guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now. So, visit nyo daw Temtami. Search na lang. Okay? Temtami.